sa Quezon City. Nakuna ng video ang paglusong sa abot dibdib na baha ng barangay Tarod na si Reynaldo Dimal. Habang sinasagip ang ilang residente sa gitna ng pananalasa ng bagyong Karina at Habagat. Nasubatan ka! Dapat lumulusong ka dyan! Pagkatapos ng baha, nasa ospital ka na! Pero hindi niya inasahan na makalipas lang ng ilang araw, nilagnat siya at nanghina. Tinamaan na pala siya ng leptospirosis, isang sakit na nakukuha mula sa dumi o ihi ng daga. Sa dami ng pasyente sa ospital, hindi na nabigyan ng kama si Reynaldo. Wheelchair ang nagsilbi niyang higaan habang ginagamot ang sakit. Inom ng gamot, mawawala, tapos lalag natin uli siya. Tapos giniginaw siya, nanginginig siya talaga ng ganun. Walang tigil naman sa pag-iyak at pagdaing ang 5 taong gulang na si JM. Hindi niya tunay na pangalan habang nakaratay sa ospital. Ang bata, tinamaan din ng leptospirosis. Nakuha raw niya ito matapos malubog sa baha ang kanilang bahay. Masakit ma'am, tingnan niyo yung anak ko at ang halos lahat kaliwat kanan may tusok ng karayo. Hindi ko na po ano. Pag nga po kinukuhanan ng dugo, nalabas ako ma'am. Ay, iyak po talaga. Gusto ko pong pinipigilan ko lang ma'am. Hindi rin po siya makakausap na ayos. Sinasabi niya na iuwi ko na lang daw siya. Ay, sabi ko nga po sa kanya, tiisin mo. Kasi mas gugustuhin ko naman at tusukin ka ng tusukin kaysa mawala ka sa akin ka. Ang masaklap, may mga hindi pinalad na malampasan ng sakit. Ang dami niya naligtas pero nag-iisang buhay niya, hindi niya naligtas. Sa mga nakalipas na linggo, papataas ang bilang ng mga tinatamaan ng nakamamatay na sakit. Sapat ba ang ginagawang aksyon ng pamahalaan para mapigilan ang banta ng hindi nakikitang kalaban? July 23, nalubog ang maraming bahagi ng Metro Manila dahil sa matinding pag-ulan na dulot ng Super Typhoon Karina na pinalakas ng habagat. Ayaw mo na yung gamit maanod! Huwag lang ikaw kasi malambot na yung ilalim. Ang mga bahay na ito sa Caingin Road, Quezon City, halos bubong na lang ang makikita dahil sa taas ng baha. Mamaya din ka doon, tignan mo nga oh. Umalis na kayo dyan. Ang isang tanod ng barangay na si Reynaldo Dimal, napilitang lumusong para bantayan ang pagtaas ng baha at tulungan ang mga kapitbahay. Surod na inasikaso ni Reynaldo ang kanilang bahay na pinasok na rin ng tubig. Kahit abot dibdib na ang baha, isinalba nina Reynaldo at ng kanyang asawang si Violeta ang ilan sa kanilang gamit. Kwento ng mga residente dito sa barangay Balingasa, Sitio 224. Kakaiba raw talaga yung bahang tumama sa kanilang lugar nung kasagsagan ng bagyong Karina at habagat. Umabot daw yun ng mahigit 6 feet. Nung bagyong Ondoy, ang baha dito, nasa 5 feet lang daw. Nasubatan ka! Tapos lumulusong ka dyan! Pagkatapos ng baha, nasa ospital ka na! Makalipas ang 2 linggo, isinugod si Reynaldo sa ospital nang lagnatin at makaramdam ng panghihina. Matamlay na siya, pabalik-balik na yung lagnat niya. O inom ng gamot, mawawala, tapos lalagnatin uli siya. Tapos giniginaw siya, nanginginig siya talaga ng ganun. Ano sinasabi? Sabi niya, tatrangkasuhin daw siya. Sabi ko, baka iba na yan. Kasi lumusong ka sa baha, tapos may sugat ka. Baka leptos na yan, sabi ko sa kanya. Ayaw niya? Ayaw niya. Inaantay muna niya. Umiinom naman kasi siya raw ng gamot. Tsaka, kampante na siya doon, di raw siya tatablan. Pagka-admit sa ospital, nangyari ang kinatatakutan ni Violeta. Kumpirmadong tinamaan si Reynaldo ng leptospirosis. Pero sa dami ng pasyente, hindi na nabigyan ng hospital bed si Reynaldo. Sa totoo lang, bawal ako magpuyat at magbantay sa ospital kasi cancer survivor ako eh. Sabi ko, tiwala lang, kaya natin yan.
pinapalakas mo loob niya. Oo. Pero sa loob mo, iba na nararamdaman. Nung may sakit ako, malakas din ng loob ko. Yan din ang sinasabi ko sa asawa ko, huwag kang mahina, kalalaki mong tao, takot ka sa karayom. Karayom lang yan, sabi ko sa kanya. Ako nga, kinaya ko, pero nasurvive ko yun. Dahil hindi agad pumunta sa ospital, malala na raw ang kondisyon ni Reynaldo. Natakot ako, kaya sabi ko sa kanya, lakasan mo yung loob mo. Iinom ka ng gamot. Susunod ka dun sa sinasabi ng doktor kasi gagaling ka pag sumunod. Huwag matigas ang ulo. Dagdag pa sa kalbaryo ni Reynaldo, ang kakulangan ng kama sa public hospital na pinuntahan niya. Patuloy raw kasi ang pagdami ng mga pasyenteng isinusugod sa paggamutan. Kaya sa loob ng 5 araw na pagkaka-admit, sa isang wheelchair siya na natili. Kahit mahirap ang sitwasyon, tiniis ito ni Reynaldo para gumaling. Nitong Miyerkules, nakapanayam ko siya habang nagpapagaling sa bahay. Ikinuwento niya sa akin ang pinagdaanan niya sa ospital. Ang dami niyo doon sa ward. Ang dami. May nag-aabang nga, pag tumayo ka, may papalit sa'yo agad. Pasyente din. Kaya kailangan pag tumayo ka, iwanan mo yung may iwanan kang gamit. Ano po ba ang pakiramdam pag tinamaan ka ng ganyan? Ano nararamdaman mo? Parang manghihina ka, tatamlay yung katawan mo, hindi ka makatulog. Pag umihi ka naman, hindi siya tuloy-tuloy. Putol-putol siya. Sa unang araw, ano pong anong ginawa ko sa inyo? Nilagyan ng catheter, tapos pinuwanan ng dugo. Para daw sa laboratory. Ang ibig sabihin po nun, hirap na hirap na kayo sa leptospirosis. Kalaban nyo pa yung puyat dahil wala kayong matulungan. Sa puyat ka ma-ano. Paliwanag daw sa kanila ng ospital. Priority nila yung hindi na nakakalakad. Hindi naman pwedeng ihiga sila sa upuan. Kaya doon sila dinadala sa may mga kama. Ah, yun yung mga nakakahiga. Nakakahiga. Saka yung mga karamihan yung tinutubuhan. So kayo, kaya-kaya pa naman? Oo, nakakalakad pa naman ako. Ganun pa man, mahirap pa rin yun. Sa ngayon, mabuti na raw ang lagay ni Reynaldo at patuloy na nagpapalakas. Yung tao ang importante. Dito po sa lugar nyo, laging binabaha. Paano yun? Iwas na lang sa paglusong. Pag di nang importante, pwede nang di lumusong. Malibala kung talagang may importanteng sakripisyo ka na ba sa iinom lang ng gamot. Sa San Lazaro Hospital, umabot sa 88 ang leptospirosis patients ang dinala sa kanilang emergency room at na-admit itong August 13. Dahil sa dami ng pasyente, gumawa na ng emergency room extension ng ospital. Inikot ng Chief Medical Professional Staff ng San Lazaro ang aming team sa iba't ibang ward kung saan naka-admit ang mga pasyenteng may leptospirosis. Sa ward na ito, 7 pasyente ang ginagamot. Sila ang itinuturing ng mga doktor na moderate to severe ang kondisyon. Ang iba, tinubuhan na dahil tinamaan na raw ang kanilang mga baga. Dito po sa kwarto, meron po kaming peritoneal dialysis at sila po ay nakakabit sa high flow nasal cannula kasi hirap na po sila huminga. Dok, bakit nangyayari yun? Yung hirap sa paghinga? Kasi naa-atake na ng leptospirosis bacteria ang kanilang baga. So, nagkikreate po sila ngayon ng inflammation po doon at hirap sila huminga. Minsan po na meron na pong pagdurugo sa baga, kaya minsan sumusuka sila ng dugo. Dito namin nakilala si Christian Bunalayaw, 22 taong gulang. Pangalawang araw pa lang daw niya sa ospital. Pero dahil kumalat na ang bakterya na dala ng leptospirosis sa kanyang katawan, tinamaan na rin ang kanyang kidney. Dahil dito, kinailangan na niyang mag-dialysis. Medyo kinabahan po, tapos tinatanong ko lang po sa kanila, sa mga kasama ko, kung kaya pa kayang gamutin kasi magdadalawang linggo na. Ito po, pinahingigan po ako ng para sa sa leptos, katulad po ng antibacteria, pati po ng ito pong dinadialysis. Naninilaw pa rin ang mga mata ni Christian, pero bumuti na raw ang kanyang kondisyon kumpara nung una siyang nakaramdam ng mga sintomas. Medyo nawala na po yung paninilaw ko, tsaka hindi na po katulad ng dati na asin, sobrang dilaw po talaga. Hindi ko na po makikin sa paligid ko, sobrang blurred na po lahat. Ano po, sakit ng ulo, tapos umiikot na po yung paninilaw ko, hindi na po ako makahinga.
Tapos naninilaw na daw po yung mga katawan ko, yung mata ko, buong katawan ko po. Hindi ko na rin po kinakaya. Sobrang takot na takot po. Siyempre, bata pa po ako. Mukhang harap pa rin po ako sa buhay. Kinailangan daw suungin ni Christian ang baha sa kanilang lugar sa Caloocan City noong kasagsagan ng bagyo. Hindi na rin daw niya namalayan na may sugat siya noong panahong yun. Sobrang tindi po nun ba kasi po hindi po talaga kami makalabas ng area. Kung saan po kami naabutan, doon na lang po talaga kami. Hindi na rin po kami makadalaw ng maayos kasi nga po sobrang lakas ng agos sa labas. Nilikas na lang po namin yung iba mga bata, buntis. Ganun, tinulungan na lang po namin sila makaalis ng skinita para po hindi na po sila abutan ng baha. Sa pediatric ward ng San Lazaro Hospital, iniinda naman ang 5 taong gulang na si JM. Hindi niya tunay na pangalan ang pagsakit ng kanyang tiyan at ulo. Siya ang pinakabatang leptospirosis patient ng ospital nitong buwan. Masakit ma'am, tingnan niyo yung anak ko. At ang halos lahat, kaliwat kanan, may tusok ng karayom. Hindi ko na po ano. Pag nga po kinukuha na ng dugo, nalabas ako ma'am. Ay, iyak po talaga. Gusto ko pong pinipigilan ko lang ma'am. Hindi rin po siya makakausap ng ayos. Sinasabi niya na iuwi ko na lang daw siya. Ay, sabi ko nga po sa kanya, tisin mo. Kasi mas gugustuhin ko naman na tusukin ka ng tusukin kaysa mawala ka sa akin ka ako. Hindi siya pwedeng ma-dialysis kasi ganun yung nangyari sa lolo niya. Na-dialysis, hindi nagtagal, nawala din. Ay, masakit siya. Ayon sa ama ni JM, lumusong ang kanyang mag-iina sa baha para makalabas sa lumubog nilang bahay sa Barangay Tatalon, Quezon City noong July 23. Yung baha po, umabot sa amin sa third floor. Wala na kami mamangatan eh. Kumbaga, kung lalampas pa dun sa third floor, ang choice namin ma'am, sa bubong na kami. Eh, nababad sila ma'am. 2 araw pa lang si JM sa ospital. Pero patuloy ang pangamba ng kanyang ama dahil hanggang ngayon, hindi pa rin daw nakakaihi ang bata simula na lagyan ng catheter. Kaninang umaga po, nandito pa lang po yung ihi niya sa part na to. Nagpapasalamat naman po kahit papano na nandito na po, malapit na po dun sa bag. Pero dapat po umabot man lang sana nung 100 ml ma'am. Ayon sa doktor ni JM, patuloy nilang minomonitor ang bata para masigurong malabanan ng kanyang katawan ng leptospirosis. Paliwanag ng Chief Medical Professional Staff ng ospital, pababa na raw ang mga kaso ng leptospirosis na dinadala sa kanila. Pero nakahanda pa rin silang tumanggap ng mga pasyente sa mga susunod na araw. Yung incubation period ng leptospirosis is 2 days to 14 days or 2 weeks. Pero presently, we are now on the 20th day from July 24 kung saan nangyari si Typhoon Karina. Meron po kaming mga discharges. Yesterday, 94. Ngayon, 88. Ang admission rate po ng leptospirosis is bumababa na po. Ayon sa Department of Health o DOH, daga ang main carrier ng bakterya na tinatawag na leptospira na siyang nagdudulot ng sakit na leptospirosis. Ang ihi ng daga na kontaminado ng bakterya maaring humalo sa tubig baha. Ang bakterya posibleng makapasok sa bukas na parte ng katawan katulad ng mata, bibig, ilong, tenga at mga open wounds o sugat. Kung hindi maaagapan ang leptospirosis, maaaring maging dahilan ng pagkasira ng kidney, liver failure, hirap sa paghinga at sa ilang pagkakataon, ang pagkamatay. Mula January hanggang August ngayong taon, mahigit 2,100 ang mga leptospirosis cases na naitala ng Department of Health. Bagamat mas mababa yan kung ikukumpara sa mga datos noong nakarang taon, 2,700, napakalaki naman ang sinipa ng mga leptospirosis cases sa loob lang ng 2 linggo mula July 21 hanggang August 3.
Ngayong 2024, umabot na sa 244 ang naitalang fatalities o namatay dahil sa leptospirosis. Sa Pasig City, nakaburol ang 43 taong gulang na si Perfecto Buen. Pumanaw siya sa ospital matapos ang 2 araw na pagkaka-confine sa ospital. Kapansin-pansin na bukod sa pamilya at mga kapitbahay na nakikiramay, may mga pusa na hindi umaalis sa tabi ng kabaong ni Perfecto. Sila pala ang mga iniligtas ni Perfecto noong kasagsagan ng baha sa kanilang lugar. Bumaba siya kasi nag-aalala kami sa mga pusa ko. Tinanggal na nga niya yung tabla na nakaharang para lang makapasok. Maligtas niya ma'am sa awa ng Diyos, pero siya kaya nga ako na ano eh, kasi... Ang dami niya naligtas pero nag-iisang buhay niya, hindi niya naligtas. Ayon kay Remy, 2 araw makalipas ang paglusong ni Perfecto sa baha, nakaramdam na raw ng panginginig at nilalagnat na ang kanyang asawa. Nilagnat siya, siguro mga ilang araw lang, mga 2 days. Iba na siya, parang nag-chill na siya, nag-ano siya. Parang hindi na niya kaya yung katawan niya. Kasi pumunta kami ma'am ng August 8, tapos inabot din naman siya ng August 9, and then alauna ng imedya, bumigay na nga siya, yun na yun. Ganun kabilis man. Inaalala ni Remy ngayon ang kanilang mga naulilang anak. Hindi pa raw kasi tapos sa pag-aaral ang 3 at wala rin siyang maayos na trabaho. Paano na lang kaya kami ng mga anak ko? Isa lang naman yung tricycle na nga lang ang trabaho niya. Tapos every other day, paano na lang yung mga alawas ng mga anak ko? Ma, bada stay. Mahirap daw tanggapin na sa isang iglap na walang siya ng kaagapay sa buhay. Napobya na ako kasi nga... dahil lang sa leptos na yan, mga dahil sa daga na yan, namatay yung asawa ko. Ang leptospirosis, madalas daw na napagkakamalang pangkaraniwang trangkaso lang. Isa raw ito sa dahilan kaya karamihan sa mga pasyente umaabot sa pagiging severe o malala na ang kalagayan bago pa man madala sa ospital. Ganon ka systemic ang leptospirosis at ganon din kabangis ang leptospirosis kasi lahat ng organs natin, no, yung mga masela ng mga organs, pwedeng affected. At talagang, maski sabihin pa natin may mga gamot yan, may antibiotic kasi nakatapat ang leptospirosis, pero pag nandoon ka na sa stage na late ang pagpunta mo sa hospital, nakakapit na yung mikrobyo doon sa different organs, medyo mataas ang risk ng mortality. Ramdam rin ang pagdagsa ng mga pasyente sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Katunayan, kinonvert na ang kanilang gymnasium bilang lepto ward. Nag-pull out ng mga nurses at nursing aide mula sa iba't ibang ward para mabantayan ang mga leptospirosis patients dito sa gym. Pwede pa naman daw magdagdag ng hospital beds ang NKTI, pero kailangan na nila ng dagdag na nurse at doktor. Nag-request na sila sa Department of Health ng dagdag na 20 nurse at 10 doktor. Para puksain ang mga daga at maiwasan ang pagkalat ng leptospirosis, ang ilang lugar sa Metro Manila nagpatupad ng programa para mabawasan at makontrol ang mga ito. Sa isang barangay naman sa Parañaque, 2 kilong bigas ang kapalit ng bawat dagang mahuhuli ng mga residente. Pinaigting nila ang kanilang programa matapos mamatay ang isang barangay tanod dahil sa leptospirosis. Binalikan ng reporter's notebook ang Barangay Vitales sa Parañaque City para kumustahin ang kanilang programa kontra leptospirosis. Sa ngayon, isa pa lang naman daw ang naitala nilang kaso ng leptospirosis. Pero para makasigurong hindi na madagdagan ng kaso, ipinagpapatuloy pa rin nila hanggang ngayon ang panghuhuli ng daga kapalit ng bigas. Ang gusto ko masiro kahit yung dagang nasa tabi-tabi dyan, gusto ko mahuli. Isa sa mga panganib na sakit kasi ang leptos, lalo na ngayong tag-ulan. Ngayon na pinaparemind ko lang yung mga tao na meron pa rin kaming programa ganito na tuloy-tuloy ang serbisyo para sa panghuli ng daga. Isang Barangay Vitales sa mga naapektuhan ng Bagyong Karina. Halos lahat ng lugar dito ay binaha. So ang barangay ko siguro mga 70% binaha. Ini-encourage namin sila na uminom ng gamot para sa leptos. Ito po yung pinamimigay namin sa tao. Pagkatapos ng baha, pasama yung reseta kung paano inumin, ilang beses ka magte-take.
Pero hindi raw tuluyang mapupuksa ang leptospirosis kung hindi masosolusyonan ang ugat ng problema. Dahil kahit gaano raw karami ang mahuhuling daga, kung hindi naman mapipigilan ang pagbaha, hindi rin daw matatapos ang problema. Kaya mahalaga na bigyang prioridad ang pagkakaroon ng maayos na flood control projects at epektibong waste management program sa bansa. Poor ang flood control system natin, poor ang waste disposal natin. Hindi naman natin makontrol ang rat, no? So ang nangyayari niyan, constant yan. Pwede natin makontrol, dapat ang flood control at saka yung waste disposal. Paglilinaw ng Department of Health o DOH, wala pang leptospirosis outbreak sa bansa. You can say this is a rise in cases sa Ingles or sa Tagalog, dagsa ng kaso. Ngayon, kahit ganoon ang sinasabi namin, marami pa rin pasyente, kakaiba to kumpara dun sa sabihin na nating datihang dumadating na leptospirosis na siguro sa isang ospital, hindi lumalampas ng 5 kada araw. Ngayon, dinadagsa sila mga 10, 20 kada araw or even more per hospital. Nakahanda rin daw ang kanilang ahensya sakaling madagdagan pa ang kaso ng leptospirosis sa bansa sa mga susunod na araw. Nag-utos na rin ang Department of Health sa mga DOH hospitals sa Metro Manila na i-activate yung surge capacity plan para sa leptospirosis. Ibig sabihin, kunyari, sa isang ospital na 100 ang kama, kung dati 10 lang ang kamang nakalaan sa leptospirosis, tinataasan yung bilang, nagiging 20 o kaya 30 sa 100. Paulit-ulit na ang problema sa leptospirosis sa bansa. Pero hanggang ngayon, libo-libo pa rin ang tinatamaan nito. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nasusolusyonan ang ugat nito, ang malawakang problema sa basura at ang kawalan ng maayos na proyekto kontra baha. Ang tanong, ilan pa ang kailangang bawian ng buhay bago ito tutugunan? Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.